Hello everybody, nandito naman tayo. Ako po si Marisa, magbibigay ng tips para di ka masanti sa trabaho. Kaya tandaan kung ikaw ay isang OFW empleyado, para sa iyo ang video na to. Tips number 1, magdasal. Kailangan mong magdasal araw-araw bago pumasok sa trabaho para i-guide ka ng Panginoon at siya nang bahala sa iyo na makayanan mo yung mga trabaho na mabigat man ito o madali lang. Kailangan magdasal pala at marunong din tayo magpasalamat pagkatapos ng ating trabaho. Tips number 2, mag-imbis ka ng magandang relationship sa kapwa mo katrabaho at sa lalo na sa amo. Kailangan ang magandang relationship, yun ang magpapatagal sa iyo sa trabaho, dahil maganda ang samahan ninyo, maganda ang komunikasyon ninyo sa katrabaho, at higit sa lahat ay sa amo. Kaya tandaan guys, ang magandang relationship kahit sa pamilya o kahit kanino man ay napaka-importante. Hindi lang yung pera-pera lang, hindi lang yung nagsasahod, basta magsahod lang ako, okay na. Yan, hindi yan ganun. Kailangan talaga yung samahan at magandang relationship. Ang ibig kong sabihin, yung magandang relationship ay yun ang magpapatagal sa inyo. Hindi yung trabaho. Hindi yan. Kasi minsan, yan tayo nakaka-misunderstanding kung wala tayong magandang relationship. Kaya importante talaga kahit saan, magandang mag-invest na magandang relationship. Tips number 3, maging masipag. Huwag magbulakbul, dahil nagbubulakbul ka sa trabaho, natural lang walang magkakagusto sa iyo. Natural lang na kahit may kontrata ka, hindi tatapusin niya ng amo dahil hindi ka ka-deserve-deserve sa sahod na tinatanggap mo. Kahit wala dyan ang amo, magsipag ka, magtrabaho ka. At may kasama ka, kung senior ka, huwag kang palaging palautos. Magtrabaho ka rin, isipin mo kung may mga junior ka. Nagsasahod ka at nagsasahod din sila. Dapat mas maunawaan mo sila, dahil yung iba hindi pa marunong trabaho, ikaw ay marunong na. So, maging masipag ka rin. At hindi lang yung ikaw naman na junior, maging maano ka sa yung senior, magalang na respeto. Napaka-importante yan, yung respeto sa isa't isa, at igalang yung mga senior. At huwag lang yung puro nagtatrabaho ka, basta magsahod ako, bahala na. Bahala na yung mga kasama ko. Hindi ganyan. Tip number 4, kailangan maging honest. Ang importante sa lahat, maging honest ka. Dahil ang pagiging honest sa tao ay yun, ay para makita mo yung personality mo dyan, na hindi ka marunong magsinungaling, hindi ka marunong magloko. Kasi minsan, ang pagiging honest, yun ang basihan ng mga amo, na honest itong worker ko, kaya deserve itong pagkakatiwalaan. Kasi pag hindi ka honest, yun, parang ayaw na nga po sa'yo magtitiwala. Hindi ka mapopromote or hindi ka rin magtatagal. Kaya, kailangan guys, apply mo, try mo apply ang mga natutunan mo dito para sakaling ito ay nakakatulong sa inyo. Kaya, thank you for watching and God bless. Bye-bye!